Bokya. Noong 2020 si reigning IBF World Super Flyweight Champion Jerwin Angkahas dahil nga dito sa pandemic. At sa ngayon nga rin ay wala pang nakalatag na schedule para sa kanya ang top rank. Pero kahit nga ganun ay patuloy pa rin ang kanyang ensayo sa US. Ngayon isa po itong si Angkahas sa mga kampiyon sa kanyang division na matagal nang sinasabi na gusto niyang lumaban sa isang title unification. Kaso nga lang ay hindi lang nabibigyan ng oportunidad. Ang mga kapareho nga niyang kampiyon sa 115 pounds ay sina WBA Super Champion Roman Gonzalez, WBA Regular Champion Joshua Franco, WBC Champion Juan Francisco Estrada, at WBO Champion Kazuto Ioka. Sa apat nga po nating nabanggit na pangalan ay itong taga-Japan ang pinaka-tinatarget ngayon ng kampo ni Angkahas. Dahil may imaheng ipinost nga kasi ang MP President na si Ginoong Sean Gibbon sa kanyang mga social media accounts kung saan makikita ang mga mukha nila Angkahas at Ioka. At mukhang ang laban niyang ito ang gusto nilang ayusin. Pero hindi nga lang po si Angkahas ang Pinoy na gustong labanan ng Hapones. Dahil maging ito pong si number 11 rated super flyweight ng WBO na si KJ Kataraha ay nagpahayag rin ng pagnanais na gusto nga raw niyang subukan din ang tinalo ng dati niyang stablemate na si 4 Division World Champion Donny Nietes. Sa panayam nga po ni Ginoong Edry Asnar ng Sunstar Cebu sa 12-0 Super Flyweight Prospect, sinabi nitong kung siya raw ang maswerteng mapili sa susunod na laban ni Ioka para sa kanyang susunod na title defense, ito mano ang pinakamalaking challenge sa karir ng taga Cebu. At ang makalaban nga raw itong si Ioka ay para ring nilabanan na rin niya si Nietes dahil halos pareho nga raw sila ng estilo. Mukhang hindi nga rin mahihirapan ang bagong kampo nitong si Kataraha na mailapit siya para labanan na itong si Ioka. Dahil ang umahawak sa huli niyang nakalaban na si 3 Division World Champion Kosei Tanaka ay kapareho pong management na may hawak naman ngayon sa Filipino boxer. Sa katunayan nga po ngayong 2021 ay binabalak nilang papuntahin siya sa Japan para mag-ensayo sa gym kung saan rin nag-e-ensayo si former minimum, light fly at flyweight world champion Kosei Tanaka. Samantala, mapunta naman tayo dito kay Senator Manny Pacquiao. Ayon po sa isa sa ating mga kilalang insider, kasalukuyan pong may inaayos ngayon na laban para sa ating pambansang kamao na posible umunong ganapin sa Japan. Pero kagaya nga lang ng laban ni Mayweather doon noong 2017, ito raw ay isa ring exhibition match. Kumbaga hindi rin po recorded bilang isang official professional bout. At ang kanya nga rin pong makakalaban ay hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Maalalang noong si Mayweather ang lumaban doon ay binigyan siya ng guaranteed purse na $9 million. At inaasahan nga rin po natin na ang premyo ng ating fighting senator ay aabot rin ng milyones. Na sigurado nga rin po tayong ito ay ipantutulong rin niya sa mga kababayan nating kapos rin sa ngayon. Lalo nga dahil pandemic at hirap ang iba para dumiskarte para kumita. Ang balita nga pong ito ay mas mabubuo pa natin sa mga susunod na araw. Sapagkat sa ngayon, bagamat may verbal agreement na nga raw sa pagitan ng dalawang kampo, pinaplansya pa ang ibang detalye.